sabay-sabay tayo makialam sa mga trending issues ng ating bayan. Kasama, syempre, ang mga Gina G nating mga schoolmates dito sa De La Salle Araneta University! Yan, at mamaya, magkakaroon naman tayo ng isang mainit na talakayan. I'm sure that it's giving Battle of the Batches. Yan naman, let us all watch and learn dito lamang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang harapan dahil kalayaan. Buksan ang isip mo, sa alaman ang yaman mo sa harapan dahil kalayaan. Schoolmates, drug use is considered as a criminal offense sa iba't ibang bansa sa mundo, kabilang na dito ang Pilipinas. Ang paggamit ng prohibited drugs ay kadalasang umaabot sa pang-aabuso nito na nagbubunga ng iba't ibang masasamang epekto. Kabilang dyan ang samot-saring criminal acts na nakakaapekto sa politika at lipunan maging sa kasiraan ng mga pamilya at iba pang relasyon. Upang maprotektahan ang mamamayan, particular na ang mga kabataan mula sa mapanirang epekto ng drugs, isinasabatas ang Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subalit para sa ilan, ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay sanhi lamang ng pagkakaroon ng mental health issues ng isang tao. Nakatutulong daw ang paggamit nito upang maibsan ang mga simptomas ng kanilang mental health condition, kung kaya't nais nilang ikonsidera ang use of illegal drugs bilang mental health issue. At ang tanong namin sa inyo, schoolmates, dapat bang manatiling criminal act ang use of illegal substances o dapat bang ikonsidera ito bilang isang mental health issue? Upang bigyan kayo ng ideya sa bawat padig, narito ang unang grupo na naniniwalang criminal act ang use of illegal drugs. Let's all welcome Jessa, Angela, and Christiane! Drug use should be a criminal offense. Why? According to the Republic Act number 9165, Section 2, it is said that the policy or the state said na kailangan pinoprotektahan ng government yung mga mamamayan and yung especially yung mga youth pagdating sa harmful effect ng dangerous drugs. And also, alam nyo ba, or syempre, aware naman kayo na kapag yung drugs is naging public use, mas magiging malaki yung problema kasi mas magiging pampubliko na siya. At syempre, narito naman ang ikalawang grupo na nagsasabing dapat ikonsidera bilang mental health issue ang paggamit ng illegal drugs. Narito sina Piolo, Frederick, and Sophia. Ladies and gentlemen, we firmly advocate for a mental health focused approach that recognizes the addiction as a multifaceted issue concern that is rooted in biological, psychological, and of course, sociocultural factors. So by reframing drug use through the mental health lens, of course, we can definitely dismantle the stigma attached to it. We can prioritize the treatment over punishment. And lastly, it's really important that we foster an environment that, of course, that prioritize the support and the healing of all the Filipino or individuals that, you know, struggling with addiction. You know, since the 2016 Philippine government war on drugs, did you know, guys, that thousands of Filipino have been killed in just with the drugs operation, and many have been arbitrarily arrested? So this just shows the ineffectiveness of the drug war and yung punitive measures in treating drug-related concerns. Kaya nga, alam ko, agree kayo na isang malaking pagkakamali yung ginawa ng Administrasyong Duterte sa pag-handle ng droga sa Pilipinas noong taong 2016. Kaya, hayaan pa natin maulit yon? Hindi na. Kaya this just really upholds that treating drug use as a mental health issue really upholds individual rights to life, dignity, and due process. And ang goal natin dito is hindi lang mapagaling yung mga addict sa droga, kundi matransform natin yung society into something better and a better place to live because we foster compassion, resilience, and hope for a brighter tomorrow. Salamat po. All right.
At dyan, napakinggan natin ang opening statement ng magkabilang panig tungkol sa ating topic ngayon. Pero syempre, hindi lang sila ang mayroong masasabi tungkol sa ating topic ngayon. Dahil kasama rin natin again ang mga schoolmates natin mula dito sa De La Salle Araneta University! At syempre, mamaya ay magkakaroon din sila ng pagkakataon na maihayag ang kanilang mga opinion. At syempre, hindi rin natin iiwan ang ating mga netizens. Kaya patuloy lamang po kayong mag-connect, magsabi ng inyong mga opinion sa comment section ng @schoolmeets at PTVPH. Alright? Kaya naman po, magpadala lamang kayo ng patuloy sa inyong mga komento. At bukod dyan, schoolmeets, mamaya meron din tayong pipiliin mula sa ating mga debaters ng ating best speaker. Kaya naman, debaters, galingan ninyo. This show is yours. At sa aming pagbabalik, atin namang aalamin ang iba pa nilang argumento tungkol sa ating topic mula sa magkabilang miyembro dito lamang sa Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Kanina sa opening statements ng mga team leaders ay na-establish na nila ang kanilang panig tungkol sa ating topic on the use of illegal drugs. Ngayon naman, pakinggan natin kung paano ito susuportahan ng kanilang mga team members. Simulan natin kay Christian. We assert you that drug use should be a criminal offense. Why? Because as defined, drug use is the usage of drugs for legal and illegal purposes. Masasabi niyo bang legal siya pag sinabi nating over the counter, pero hindi natin maiiwasan na may mga manduduga at maggagamit ng under the table counters para sa pagkuha ng mga sobra-sobra sa prescription. At pag sobra-sobra sa prescription, nagli-lead siya sa drug abuse. And drug abuse is a very no-no sa atin. Kaya we see that drug use is a criminal offense. Napaka-practical nung sinabing example ni Cristiano. So ano naman ang masasabi mo dito, Frederick? Bago ko ilatag ang aking mga argumento, hayaan ninyong ihain ko sa inyo kung ano nga ba ang estado ng ating Pilipinas sa panahon natin ngayon. 477 na piitan, 50 ang rehabilitation center. Sa tingin nyo ba magagawa ng paraan itong sistema natin kung ganito lang kaliit ang ating rehabilitation center? Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, parati nating itinutulak ang mga batas na kung saan ikinukulong ang mga taong tinuturing nating kriminal, pero hindi natin inaalam na meron silang problema. Pag sinabi kasi nating drug use, pumapasok din dito ang salitang substance use and addiction disorder. Ano nga ba yun? Pag sinabi kasi nating substance use and addiction disorder, maitanong ko muna, sino sa inyo dito ang umiinom ng kape? Kami. Ako. Magtaas po kayo ng amay. Sino pang umiinom ng kape? Ayan, maitanong ko, sino dito ang mga pamilyar sa nicotine? Yes. Ayan, nicotine. Ang mga yon ay maitatawag nating substance use. At dahil ang substance use sa panahon natin ngayon ay talagang talamak, hindi natin maiiwasan yon. Kaya hanggat maaari, humanap tayo ng paraan upang mabigyan ng rehabilitation ng ating mga mamamayan dito sa ating problema pagdating sa ating drug use. Naiintindihan ba natin, mga kabayan? Yes! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you so much, Frederick. Ngayon, paano naman kaya ang kabilang panig? Anong masasabi niyo dito, Angela? Ganto kasi yan. Sabi niyo, konti yung rehabilitation center. Eh, mas exclusive nga sa atin yung mga mental health facilities natin. So, hindi makakapasok doon agad-agad eh. Kasi public, gagawin natin itong public health issue. So, ngayon, kung ititreat lang natin siya as mental health issue, which is hindi naman ini-invalidate yun porque criminal offense siya tuturingin, ang inaano natin doon, caffeine, nicotine, legal yan. Bakit? Kasi may prescribe yan ng doktor eh. May tamang level ng ginagamit natin eh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mag-over the counter, yung opportunity para sa mga abusers na gamitin yun kapag dinicriminalize natin yung paggamit ng drugs. Alright. Thank you so much, Angela. Last but not the least, Sophia, anong masasabi mo dito? Pero diba sa'yo na nanggaling, over-the-counter siya. Pag sinabi natin over-the-counter, ibig sabihin people have access to it. Ibig sabihin, dapat minomonitor siya ng maayos. Bakit trabaho yun ng mga tao? Kaya nga natin siya kinukonsider na mental health issue. Kasi gagamitin mo lang naman yun sa hindi nga tamang purpose kung may mental health problem ka.
if we know sa National Mental Health Act, nasa Section 4 natin ang addiction. Kasi napatunayan na doon na kaya nag-a-addict ang isang tao because it could be probably an underlying mental health issue, anxiety, post-traumatic stress disorder, or depression. So kung sinasabi mo na over-the-counter siya, eh it means pwede nga. So kung pwede, bakit naging kaso? Diba? Diba? Kung sinabi mo pwede, bakit kaso? Second factor naman, tungkol naman dun sa illegal, sabihin natin, di ba, kasi sabi lang ni Fred, 477 lang ang kulungan dito. Nasa 51,000 plus na yung PDL natin. Saan mo sila isisiksik? 50 lang yung rehabilitation center. Saan mo sila ilalagay? May pwesto pa ba? Wala na! Diba? Kung isisiksik lang natin sila, ilalagay natin sila doon. Di ba na-mention nyo kanina yung sa Comprehensive Dangerous Drugs Act? Ang nakalagay doon, first, for 6 months, i-rehabilitate. Sa second, may possibility na makulong. Ang point nga natin, wala naman tayong space. At kung sakali nga na paglabas nila after 6 months, ano mangyayari? Kung hindi natin ginawa ng paraan yung mental health issue, it will be an ongoing, never-ending cycle. Ano mangyayari? Dadami lang yung addict. O sabihin natin, ikukulong natin sila. Eh di nakakulong lang yung mga addict. Gumaling ba sila? Hindi, di ba? Hindi! That's all. Thank you. Alright, thank you so much sa ating mga debaters sa kanilang unang bahagi pa lamang dahil unang parte pa lamang yan ng ating debate. Pero atin munang aalamin kung ano ang reactions ng mga Lasallians. Okay, Lasallians, sa tingin nyo, if you raise your blue emoji, dapat maging criminal act ang use of illegal drugs. Kung red naman ang sa inyo, it's supposed to be treated as a mental health issue. Ano ang sa inyo, Lasallian? Should it be a criminal act or should it be a mental health issue or a mental health concern? Raise your emojis. Medyo concentrated din yung ating mga audience or polarized rather din, no? Yung kanilang mga opinions. So, nais nating mas palawigin pa dahil sa susunod na bahagi ng ating debate ay magkakaroon tayo ng free flow discussion. At lahat ng yan ay sa susunod na round ng Bardagulan dito lang sa pagbabalik ng Schoolmates! Dito na tayo sa free flow discussion kung saan magbibigay lamang ako ng ilang katanungan sa ating mga debaters at hahayaan ko silang magsagutan. Paalala lamang po na ang ating programa ay hindi nagdidikta kung ano ang tama or mali. Ang gusto lamang natin ay mas palawigin kung ano ang alam at magpaisip, diba? Kung ano nga ba ang dapat isipin ng ating mga mamamayan na nanonood at mas pag-usapan pa hinggil sa ating mga issue. Kaya narito na ang ating unang katanungan. Mas makokontrol or mababawasan ba ang bilang ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot kung sila ay makukulong kesa dadaan lamang sa counseling at therapy? Agree or disagree? You may state your opinions. Batay sa aming personal na perspektibo, kami ay naniniwala na mas magkakaroon ng mga pagbabago kapag hinayaan natin na magkaroon ng rehabilitation ng mga taong gumagamit ng droga. Bakit? Kasi pag kinulong natin sila, definitely magkakaroon po tayo ng relapse dito. Ano nga ba yung relapse? Pag sinabi kasi nating relapse, ito yung tendency na kung saan pagtapos nilang makulong, mataas yung chance na mag-crave sila doon sa paggamit ng drugs. At dahil gumamit ulit sila ng drugs, na yung relapse nangyari din, definitely walang pagbabagong mangyayari doon, hindi ba? At dahil nagkaroon ng relapse, nasayang lang ang kanilang oras pagdating sa piitan. Pero kapag pinagbigyan natin sila dito sa rehabilitation, mapa 30 days man yan, 60 days, 90 days, at least merong pagbabago na mangyayari sa kanila at kahit papaano, meron silang simula na madadatnan hinggil sa, ayun nga, nasabi nating issue kanina. Teka lang ah, bumalik tayo dun sa question. Sabi, drug use should be, ano, whether should be treated as a mental health or criminal offense. Hindi sinabing kulong agad. Kaya tayo naggagawa ng mga criminal law or criminal offense dahil gusto natin ma-defer or ma-mitigate yung mga ganong instances na may makukulong. At ba't may kukulong agad? We're just avoiding the circumstances na na makulong nga magkaroon ng drug abuse between ano the people that's using the usage of drug. Kaya nga natin, pag inumagri kami sa inyo na mental health natin yung usage of drug, parang mas sinasabi natin na pwedeng gumamit ng usage of drug kasi
ibig sabihin, di ba, pag gumamit ng usage of drug, mag-lead just to addiction or abuse. Kasi nga, according din sa ating mga books or what, ang pag-usage ng drug, pag gumamit, kunyari, sabihin natin, sinabi mo, kape. Pag nagkape ka ba ngayon, hindi ka magkakape bukas? Ano sagot niyo? Magkakape kayo bukas? Hindi. Magkakape pa din. Nag-lead siya sa addiction. So, hindi mo siya pwedeng sabihin, ah, use it for mental health issues. No, you can't use that. Kaya nga tayo gagamit ng criminal offense or criminal law. But you cannot definitely use the criminal offense word kasi ang ibig sabihin ng criminal offense ay may na labag na siyang law and we're treating them as a criminal. So, kapag tinitreatment natin siya as mental health issue, we're treating them as a victim aligned with the RA 9165. They're not treated as a criminal but we're treating them as a victim. No, we won't treat them as victim. You know why? Because criminal offense, iniiwasan natin magkaroon ng victim. Tinatakot yung mga tao using that criminal offense para sabihin, huwag kayong gagamit ng drugs kasi makukulong kayo. Gusto nyo ba makulong kayo? Diba hindi? So pag hindi nyo gusto makulong, mas iiwasan nyo yung circumstances na ganun. Kahit pa sabihin natin na hindi mo siya ikukulong, the fact na nilabel mo na siya as criminal, it would stigmatize that person. And sa tingin mo ba, pag hinuhusgahan ka, magpapakita ka pa, magpapatulong ka pa, syempre magtatago ka na. Excuse me, I didn't use the word criminal dun sa mismong tao. Criminal offense yung ginawa niyang act. Bakit may ginawa na bang act? Kaya nga tayo may criminal offense para iwasan yung ganang act. Mo. Since the initiation of the Philippine government war on drugs on 2016, nakita natin yung extrajudicial killings. Nakita natin kung paano tayo i-criticize ng international human rights. Nakakahiya, guys, di ba? Nakakahiya na i-criticize tayo ng International Human Rights of Commission. Kasi nga, nakilala tayo sa yung paglabag natin sa yung extrajudicial killings, arbitrary arrest, pati yung violation of the due process. So despite of this effort, nakita natin na itong punitive measures na to, wala siyang kwenta. Wala siyang kwenta yung punitive measures na to na sinasabi ninyo. Ang hirap kasi sa ating mga Pilipino, pagka nilabel kang kriminal, malamang sa malamang, masama na kagad yung impression kasi drug use eh. Definitely, drug use, ang tinutukoy dito ay yung paggamit ng mga substance. At kung saan, kapag gumamit tayo ng substance, pumapasok din dito ang ideya na ayun na nga, substance, ibig sabihin, isa na kagad na droga. Kapag ni-rehab ka, definitely, masama na kagad ang impression. Ang hirap kasi sa ating mga Pilipino, kapag dinala ka sa rehab, masama kagad yung naririnig mo eh. Ang hirap kasi sa ating mga Pilipino, imbes na humingi tayo ng tulong, hindi tayo hihingi ng tulong eh, kasi natatakot tayong ma-stigmatize ng lipunan. So, ayun lang naman. Kaya nga sabi ni Michael Foucault, diba, may tayong mga Pilipino, meron tayong wrong interpretation of what? Of rehabilitation center. Kasi ayaw natin humingi ng tulong, takot tayo sa progreso, takot tayo sa pagbabago. Diba psychologist tayo? Ang purpose ng psychology is to magkaroon ng counseling. Bakit ayaw niyong ma-rehab? Why are you saying na rehab magiging siya parang bad image? No, that's what we need. Kaya nga tinuturing natin siyang criminal offense. You know why? Kasi no, yung rehab nga, yun nga magiging outside natin is a criminal offense. Kaya huwag yung pinpinpoint na yun yung hindi kailangan. Sa criminal offense, definitely, hindi mo nakikita ang option ng rehabilitation. Kasi sinabi mo na criminal offense siya. Another factor about it, is dahil tinakot mo yung isang tao, susunod lang siya out of takot, eh di magtatago lang siya after, o di ako papahuli, tapos! Tsaka maganda na lahat na mapagaling talaga yung mga taong gumagamit ng droga kasi kahit sino mang presidente umupo, at least hindi sila nabubuhay sa takot, walang takot na nasa dibdib nila, kundi magaling talaga sila completely. Diba yung rehab, hindi naman lang siya so gumagamit ng drugs? Pwede rin siyang, kunyari, may mental health issue ka, depressed ka, para nga iwasan mo yung paggamit ng drugs, kaya ka pupunta sa rehab. At yun nga, may criminal offense na yung tinatawag sa act na yun, para nga maiwasan yung ganun. You see it as a mental issue, kasi sabi mo, may mental issue yung pinapadala sa rehab. Bakit? Ano pa pinaglalaban natin ngayon? Di ba may mental health issue? Mental health issues, hindi lang naman siya nalilabel sa mga depressed. Pwede exactly siyang mapunta doon. Sinabi mo na yun. So, mental health issue nga siya in your perspective. Kasi binigay mo na option yung rehabilitation. Another factor, we know what happened during the talk hang. We know how natulutulong lang basta yung mga tao. Tingin mo, yung isang drug addict, lalapit pa siya sa police, eh di ba ang dami naging victim sa kanila? Tingin mo, it would help them? It would trigger trauma to them? It's not gonna help.
Also kasi 'di ba, yung mental health issue 'di ba? May sinasabi kasi na you can validate someone's emotions or feelings but never their behavior. Lagi niyo tatandaan na mali is mali. Kahit sabihin niyo na mental health issue siya, hindi siya pwedeng gawing justification para gumawa ng mali. Kung titingnan kasi natin ang penal system dito sa Pilipinas, halatang halata natin na madaming pagkukulang. At yung mga pagkukulang na 'yon, maaari siyang tugunan kapag dinala natin yung biktima doon sa rehabilitation center. Kaya nga tayo merong tinatawag na mental health issue eh. Ang mental health issue ang sinusulong namin dito. Meron tayong rehabilitation center para sa mga drug users at para magkaroon ng pagbabago kasi sa kanila. Kasi tinitake nyo kasi na mali yung rehabilitation in which the first place, nandun may mga medical professionals din dun para paglabas nila, totally, wala na sa buong pagkatao nila. Sinasabi ninyo na ang mali ay mali. Eh marami sa batas natin ang mali. Kaya nga tayo may mga revised penal codes, diba? Kasi not all of our laws are right. Ang sinasabi namin doon, gina-justify nyo kasi yung act nila, yung maling act nila, not the laws itself. No, kasi, if we were diba, to read the National Mental Health Act of 11036 Section 4, nakalagay doon na addiction is included and it is defined as a problem with the cognitive behavior. So technically speaking, you know, it is a problem natin actually, hinahayaan nyo. Behavior. No, ang dinidefend nyo ay kailangan i-agree, i-decriminalizing usage we're of that. We're not decriminalizing no, them. No, that's the that's what you're fighting for for right now. Kasi kasi pag nilagay mo sila sa kulungan or rehabilitation center, just to clarify to you, 50 lang ang rehabilitation center natin. Yun na nga, 50 lang ang rehabilitation centers. Diba? Okay, bago tayo maglabasan ng mga numero, meron kayo nabanggit kanina na meron tayong binabanggit na under Comprehensive Dangerous Drugs Act, there is a provision for rehab for first-time offenders, di ba? Yun yung ano na, parameters kanina sinabi natin na bahagi siya noong 9165. Do you think this is enough to address substance abuse due to their mental health issue? So, hindi natin dinidiscount na maaaring mental health issue siya, but do we think that it is enough? And if not, ano sa tingin nyo yung dapat nalagay din doon bukod sa rehabilitation? Okay. Okay, so tingin po kasi namin, hindi sapat ang rehabilitation lang. Kasi dapat una pa lang meron na tayong drug education eh. Dapat tinitingnan natin kung ano nga ba yung mga droga na talagang ipinagbabawal, ano nga ba yung droga na dapat ginagamit ng limitado. At ayun na nga, dahil nga meron tayong drug education, at least tayong mga mamamayan na potentially drug user in the future kung nagkamali tayo, alam natin kung ano yung pwedeng makasira sa atin eh. Kaya nga tayo merong drug education din bukod sa rehabilitation. Kasi alam natin na ayun na nga, ano yung mga posibleng epekto, ano yung posibleng epekto nun sa ibang tao. Kasi kapag once na gumamit ka ng droga, definitely hindi mo alam kung ginagawa mo pa ba yung tama. Mataas yung chance na nag-hallucination ka, delusion, or kung ano pa man yan. So ayun lang naman. Lahat naman tayo in the first place, drug user tayo, but we are not drug abuser. Iyon kasi nagiging point eh. Kung ipaglalaban natin, yes, mental health issue siya, pero pag pinablicize kasi natin yan, pag nilabel natin yan sa public na mental health issue, tingnan nyo yung consequence nung mangyayari kapag ganun, magiging abuse din siya. Kasi alam nyo naman, third world country dito, gaya nyo sabi, hindi malinis, di ba? Pero paano yun, pag ginamit nila yung ano na yun, justification na yun, na yun, ano lang, mental health, gaya ko nga ito nagawa kasi sorry, may mental health disorder ako. For example, dangerous na mismo yung drug sa kanya, sa mental health niya, sa sarili niya. Tapos, syempre, gateway yun para dun sa ano, para sa crime. Ano yun? Kunwari, trigger warning ha. Kunwari, merong isang nagda-drugs na naka-rape. Ay, sorry, na-rape kita kasi nagda-drugs kasi ako nun eh. Hindi, ang kaso na sa kanya, yung sa rape, hindi mo tutungkol dun sa justification na addict siya. As another factor, ang discussion natin is about illegal drug use, not just abuse. We're talking about just the use itself. At kung magkakaroon tayo ng proper education, they wouldn't lead to abuse. Kasi tinuruan mo na nga sila eh. Di ba sinabi namin na yung drugs can be both legal and illegal. And drug use can lead to drug abusers. So sinasabi mo ba na kapag nag-drugs ako, hindi ba ako maa-addict doon? Kayo na rin mismo nagsabi kanina na maa-addict kayo kasi nga. Addiction. So I don't get the point. I don't get the point kung bakit sinasabi nyo yung tungkol sa legal. We're talking about illegal drug use here. You're talking about illegal drug use or legal drug use? We're talking about illegal drug use here. Illegal drug use. So illegal drug use, gagamitin mo yung mga illegal na drugs for mental health issues at hindi siya criminal offense kasi, oh my gosh, I'm so sad no, right now. So I'll use is, the drugs. Drug to, misuse and drug no, abuse. It's not like you that. What you're saying, lagi mong inaano yung sa rehab centers. Yun nga yung needed nga natin. Yun nga yung point nyo na instead of ma-criminal offense siya, instead na nasa kulungan,
nasa kulungan siya, nasa piitan siya, nandun siya sa rehab center, nagpapagaling, kasi nga iniiwasan natin yung usage of drugs. Why do you want to use drugs when you can use yourself to comfort the person or to use the therapy that we can have? Hindi kailangan nga magkaroon ng revision about it, kasi ano yun, pag second time, ikukulong na sila. Makukulong lang sila kung tinake ulit nila yung drugs. Eh, paglabas na nga nila, di ba, iyon ang goal ng rehabilitation center. Mawala na sa sistema mo yung drugs. Hindi sila iikot or hindi sila uulit. Wala naman tayong enough professionals dito na mag-handle sa kanila sa rehab. 50 lang yun. And research will only suggest that mas mataas yung relapse, yung probability ng relapse kapag nanggaling sila sa kulungan, unlike kapag tinreach sila sa rehabilitation center. So pag gumamit ba ng drugs, matitreat yung mental health issues nila? You have to understand where they are coming from, especially we are in a third world country, especially yung mga in rural areas, especially the poverty questions. You answer have to understand where they are coming pag from. Pag gumamit ng drugs, matitreat ba yung mental health issues nila? They are using drugs kasi nga may mental health issues sila and they saw it as a resort. So hindi mo pwedeng sabihin criminal sila kasi nga they were not properly educated. So they resorted to that option. At dahil lang pa nagka-problema yung isang tao, nag-resort siya sa gantong option, deserve niya ng makulong? Oh, so in which case, sinasabi mo na hindi lang siya pwedeng basta-basta gamitin din for mental health issues, right? Lalo na dun sa mga marginalized, walang mag-guide sa kanila dahil wala nga tayong enough facilities. Kayo na nagsabi, third world ng Philippines. So hindi natin mag-guide yung mga, gusto ko mag-gamitin ko na lang yung drugs kasi okay, wala akong money. Ito, ang mga dapat kasing ikulong dito sa ating penal system ay yung mga taong nag-i-enabler dito sa droga. Ang problema kasi karamihan ng mga biktima ay puro sa mahirap eh. Mga mahihirap na yun, walang mahanap na solusyon sa kanilang problema. Kahirapan! Anong mahanap nila doon? Siyempre, gagamit sila ng droga para masolusyonan yung hirap nila, yung gutom, yung problema, yung depression, or kung ano pa man yun. And you cannot okay. justify na porkay mahirap sila, dapat ang coping mechanism nila ay mag-take ng drugs. Maraming ways yun. Hindi natin okay. justify. Hindi natin justify. Kailangan lang din nating maging open sa option na yun. Kaya na nagsabi din yung alam situation nila. So why, how can you say na it's your justification? Alright, sige. Dahil medyo not, marami na kayong nabanggit na punto at this point, meron tayong isang follow-up question. Sinasabi natin na mental health issue or using mental health issue as a probable excuse to use illegal drugs. Kung hindi siya, kung ganon yung punto natin sa paggamit ng mental health issue, ano sa tingin nyo dapat ang gawin sa isang offender? Is the duration enough for therapy at 6 months? If not, how long? And sa inyo naman, in criminalizing illegal drugs, what do we say by criminalize? Is it just the use of it? At sino dapat yung napipenalize? Is it just the users? Or meron pa ba tayong ibang angulo na dapat nakikita pa dito? Alright? I'll let you go. Okay, so for first po kasi, with regards to drug addicts or those na nagkaroon ng substance use, they go through stages po kasi and withdrawal, relapses, they have physical, emotional effects to it. So 6 months may not be enough to them. And ayun nga, with their argument na hindi siya dapat magamit as excuse, that's why we should utilize proper evaluation systems to that. Because when we have proper evaluation systems, we can foresee what physical aspects would be affected. Their emotional aspects and to avoiding the possibility of relapse. So if we were to extend it to a year with including a maintenance to them, it could avoid them to having more relapse and also it can help them to maintain that lifestyle where drug use is not needed. Bukod pa dyan, maganda kasi na meron ding monitoring after ng ating rehabilitation. Ang problema kasi sa atin dito sa Pilipinas, 6 months lang, tapos wala nang rehabilitation. Parang walang nangyari, no? 6 months lang pero hindi na minonitor ng gobyerno kung may nangyari ba dun sa tao, may business ba itong tao. Kasi dapat binibigyan din ng additional intervention pa yung mga nag-offend eh, yung mga taong to. Kasi dapat binibigyan pa sila ng additional, you know, chance at life. Dahil ayun nga, pwede silang madistract by means of their business, by means of education, or kung ano pa man yan. In addition to that, maybe the assistance we could provide because a probable reason why a person resorts to drug use is poverty. So if we were to give livelihood programs to people who have experienced drug use, it could help them to start a new life. And also, it can help avoid unemployment. So it's hitting two birds with one stone by helping them and also helping our economy. Dito naman sa side namin, yung criminalization kasi na sinasabi natin, pag nahuli ka ba, kinukulong ka ba agad? Yes. Tapos may piyansa pa. Tapos, kaya nga, meron pa tayong process.
So hindi siya yung basta-basta kulong na ang pangmatagalan ka na dyan. Wala nang process na i-rehab ka muna. Doon pumapasok yung rehab natin. That's why we need rehab. Kasi nga, iniiwasan natin yung usage of drugs. Kasi nga, gusto natin gawin siyang a criminal offense. Kasi nga, gusto nating masabihan yung tao, i-aware yung tao, na pag gumamit ka nito, hindi ito makakabuti sa'yo. That's why we have yung mga rehabilitation centers. And yung pinipinpoint nyo na yung drug use, pwede siyang yung sa drug addiction, hindi siya mag-lead sa ganito, ganyan. Mag-lead kasi talaga siya, kahit sabihin natin open siya for public. At pag hindi natin siya tin-treat na as legal as illegal purposes, magiging legal purposes siya na mag-allow sa people na to use it more. At pag ginamit mo ng ginamit, mas makakasama sa'yo, mas mamamatay ka sa sakit. Okay. Sige. Meron akong last follow-up question. More of lang to ha. A what if question na maaring kayo din mismo ang mapag-isip. Sabihin natin na sa mga kabataan ngayon, may kakilala ka. Meron kang isang kaibigan or malapit sa'yo na gumagamit ng drugs. Fully aware ha, with drug education and everything, alam nila to. Alam nila na kulang ang fasilidad sa Pilipinas. Ano ang gagawin ninyo? Ipapakulong nyo ba? Or how would you intervene bilang kabataan? Siguro ito kasi yung practical example ng tinatanong natin. Eh. Bilang isang kabataan, paano ka mag-i-intervene? Or how will you treat that person? Are they a criminal to you or a victim of mental health issue? Sige. Ayun po. So given the fact na, example, that person is fully aware with regards to drug education and everything, that doesn't still exempt them from having a mental health problem. So what I could do is I could refer them to a psychiatrist or a social worker if they were minors so that they can be fully assisted, because providing education would help them to understand that there's such a situation. But it doesn't fully exempt them from having mental health problems. So the first thing I will need to do is to help them address the mental health problem and reach out to proper institutions that can further help them and assist them so that given their education as a good foundation, it would help them to start and be better individual. Thank you. And we should always promote a healthy communication. Siyempre, kapag kaibigan mo yun, since sabi nga namin kanina, we treat them as a victim kasi you don't know kung ano yung pinagdadaanan ng kaibigan mo. You don't know what's really happening in his or her life. That's why you need to really seek a professional advice, professional help. And alam mo na ayun yung makakatulong para sa kanya kasi hindi mo siya pwedeng dalin agad sa presinto dahil gusto niya gumamit ng droga or nakagamit na siya ng droga. Since nabanggit na nga sa tanong na bilang kaibigan, anong maaari mong gawin kung sakali man na yung kaibigan mo ay drug user? Maaari siyempre, simulan mo muna sa proper communication, gaya nga ng sabi nila. Kasi with proper communication as a friend, then at least ma-address natin kung ano ba yung kulang, ano yung problema. After that, pwede mo rin kausapin yung parents nila, i-inform sila na itong anak nila probably may problem siguro at kinakailangan ng guidance at tulong nila. Aside to that, pwede mo silang i-refer doon sa mga mental health institution natin, sa mga guidance counselor, kasi madami naman tayong pwedeng tumulong sa atin eh. Madami tayong connection, madami tayong kaibigan. Ang problema nga lang, ayun nga, hindi natin siya nabibigyan ng maayos na intervention kasi yung communication yung kulang eh. Ayun yung kailangan nating i-work on. So ayun lang naman po. Since nasabi din naman na fully aware yung isang tao, dito na papasok yung responsibility and accountability ng isang tao pagdating sa paggamit niya ng drugs. And pag responsible ka, syempre if you fully aware ka na sa education and everything ng drugs, malalaman mo na pag ginawa namin siyang illegal, pag ginawa namin siyang criminal offense, malalaman mo na, mas lalong hindi ko siya gagamitin kasi first off, makukulong ako. Second, mapapahamak yung sarili ko. And pag nangyari yung mga yon, pag ginawa nga namin criminal offense yung drug, mas mapipigilan natin kasi yun naman talaga purpose ng mga law sa ating bansa. Pag sinabi pa natin, hindi nasusunod halos lahat ng law, hindi na nga nasusunod, lalo mo pang hindi susunduin. Natunghayan natin ang mga opinion ng ating mga kapwa Lasallians hinggil sa ating issue ngayon. Kaya naman, ang ating mga susunod na diskusyon ay mas pag-iigtingin natin sa pagbabalik lamang ng Schoolmates! Naging diskusyon kanina, I'm sure marami rin tanong mula sa ating audience. Kaya naman nandito si Sugar. What is your name again? And did you make your mama proud? Yes, I'm Sugary po. Okay, Sugar, make your mama proud with this question. Ano ang iyong katanungan sa ating debaters?
My question is, if the drug user na nakulong, na naanuhan siya ng criminal law, may chance ba na gumaling sila sa loob ng kulungan? Di ba there's a possibility na madagdagan pa yung criminal offense sila? For example, mag-start ng kaguluhan sa loob ng kulungan? Yes, definitely. Walang gagaling sa kulungan na under-resourced at overcrowded. Tama yun kasi mas magdadagdag pa ito ng trauma, ng poverty at marginalization. Bukod pa rito, sa kulungan kasi natin dito sa Pilipinas, syempre hindi maiiwasan na meron pa rin illegal trade of drugs sa loob eh. Kahit nga mga politikong nakakulong, minsan nagpapalitan pa nga ng droga, hindi ba? Kaya ang mahalaga, kailangan meron tayo mga rehabilitation center na talagang nagke-cater dito sa ating mga individual na gumamit ng droga para at least wala silang relapse pag alis ng presinto o kaya naman makarecover sila fully doon sa kanilang naranasan. So ayun lamang. In addition to that, we can see it in documentaries naman na hindi rin enough yung nutrition na nabibigay sa kanila. So, how can it help them to be given proper rehabilitation and proper nutrition? Syempre, para din matulungan yung brain nila na na-affect ng substance use, dapat may proper nutrition na hindi naman nila makukuha sa kulungan dahil nga underfunded naman doon. Thank you. Kaya nga una pa lang hindi na talaga dapat gumagamit ng droga na ma-abuse siya. Kasi iniiwasan nga natin as public na ma-abuso siya. Iyon yung parang pinaka-point din. And if hindi siya kaya ng facilities natin, i-normalize or hindi naman sa normalize pero bibigyan natin ng mas opportunity or mas reason yung iba para gawin yon, kasi mas madaling sabihin natin yung mental health issue ng without sasabihin natin self-diagnose. Edi, nasan yon? Mas pinalalam mo lang yung sitwasyon. Wala ka nang facilities yung mga mental health ba natin, di ba sabi nga natin kanina, exclusive siya. Kaya ba yan ng sambayanan? Alright. Sugar, nasagot ba ang iyong tanong? Nasagot naman po. Alright. So I'm sure marami ka pa rin katanungan. Kaya thank you, Sugar. I think meron pa tayong isang audience na magtatanong din. So maya-maya lamang ay makakasama kita ulit kung meron ka mga tanong or reflection. Thank you so much, Sugar. Alright. So sa kabila namang part ng ating audience, yung kabila, nagkaroon na ng tribute. Kayo ba ay meron? Magtatanong sa ating debaters. Yes, si ating naka-Eras tour. I love it. The Swiftie is proud. So, introduce yourself. Where are you from and did you make your mama proud? Hello, my name is Ashana Everskeen from AB Psych 1A. And of course, I made my mama proud. Yes, okay. So, ano ang iyong katanungan sa ating mga debaters? Okay, actually, I have two and mostly po para po sa inyo yon. First things first, meron pong kasabihan na nagsasabi na prevention is better than cure. Now, naisip ko lang na kapag meron tayong laws na ginagawa para or may mga criminal offense na nakahayag or nakapublicize, tapos alam yun ng lahat ng tao, isn't it like parang ayun na yung magiging warning nung mga gumagamit ng mga drugs para hindi na sila mapunta pa sa ganong state? Second question, so ayun na, kunwari, napunta na sila sa ganong state, hindi na napigilan. Kayo na po ang may sabi na third world country tayo and hindi pa kayang i-cater yung mga rehabilitation centers, yung mga experts natin, mga therapists, ganyan. So anong gagawin, anong solution natin now kung hindi pa kayang i-cater yon? Since marami rin naririnig ako kanina na hindi maganda yung government or yung pag-aano natin ngayon. So ano yung kailangan natin gawin now? Kung, di ba, pag paulit-ulit lang yan, yung cycle, ongoing yan, di naman natatapos yan. Kung wala pa tayong rehabilitation centers and experts, ano yung gagawin now? So thank you for bringing up that question. Actually, for your first question, we have the so-called stages of moral development by Kohlberg. So in the stage 5 development, we can see na some people are willing to break the law. Social construct and at individual. So itong some people that are willing to break the law. So we as people, we need to have a deeper understanding na itong ginawa niya, itong criminal act na to, na gumamit siya ng droga as per our opponent, gumamit ito ng droga. So ang dalawang thinking natin is number one, bakit kaya siya gumamit ng droga? Ang pangalawang thinking natin is, ay gumamit siya ng droga, criminal na siya. So si Kohlberg, sinasabi niya sa theory niya na nasa isang side tayo na, ay bakit kaya siya gumamit ng droga? Siguro malaki, malarim yung pinagdadaanan ng taong to. Siguro nakita niyang vices yung
yung paggamit ng droga para makatakas siya sa problema niya. And for your second question naman, bakit nga ba sobrang limited ng rehabilitation centers natin? It's because naka-focus tayo sa pagpapakulong, pagpapapatay at paghusga sa mga taong gumagamit ng droga. Hindi na tayo naka-focus doon talaga sa healing, treatment, support services. Kaya masasabi natin na sobrang limited ng ating rehabilitation centers. Kasi ang priority ng ating bansa, especially nung nakaraang administrasyon, ay magpahirap at pumatay. Maidugtong ko lamang sa iyong sinabi, ano? Meron din kasi tayong stage 1 nitong Kohlberg's Stages of Moral Development. At unang-una dito ay yung stage na tinatawag nating obedience and punishment. Pag sinabi natin kasing ganun, oo nga, sumusunod ka nga dito sa batas na to dahil takot kang makulong. Pero yung sinabi din kasi kanina ni Mr. Jeronimo na yung stage 5, dapat kasi inaalam din natin kung ano yung potential cause ng problema. Bakit nga ba gumamit yung tao na to ng drugs? Ano nga ba yung unang dahilan niya kung bakit natulak siyang gumamit nito? Bakit siya nakumbinse? Aside to that, yung sa ikalawa mo namang tanong, siguro nga, ay nga, ano bang pwede nating gawing now? Tayong mga kabataan, I think, pwede tayong gumawa ng sarili nating paraan. Pwede nating gamitin ang social media para magpahiwatig kung ano nga ba ang impormasyon na alam natin. Kasi sa kadalasan panahon natin ngayon, ayun na nga, may impormasyon nga, hindi naman nakakarating sa ibang tao. Ngayon, itong social media na maraming nakaka-access na sambayan ng Pilipino, pwede nating gamitin yan para at least maging familiar sila sa kung ano nga bang meron, anong problema ang kailangan bigyan natin ng solusyon, at ano yung maaari natin gawin bilang isang kabataan. Ayun lamang at salamat. Okay. Nasagot ba yung tanong mo? Yes po, nasagot naman. All right. So I'm sure may mga reflections ka din later, kaya mamaya babalikan kita ulit. Thank you so much and you have made your parents proud. Thank you so much. Ayan. All right. Dahil ngayon naman ay babalik tayo sa ating mga debaters dahil nasa panghuling bahagi na tayo. At simula muna natin na i-congratulate yung ating mga debaters. Thank you so much for all your energy sa pagiging Gina G, na gawing magandang debate ang araw na ito. At sa puntong ito naman ay bibigyan naman natin ang bawat grupo, tigis ang panic, no? Ng pagkakataon na isara ang inyong mga argumento. Let's keep it short but sweet. Let's start with Piolo. Ladies and gentlemen, tatapusin namin ang aming argumento sa pamamagitan ng isang analogy. May isang puno ng kahoy na kung saan may mga sanga at tadtad ng sugat. Kapag binato natin ito ng bato at tinadtad pa ng kahoy, ano mangyayari? Malalagas ang mga sanga at masisira ito. Ngunit, kung ating itong aalagaan, papatabain, ito ay magkakaroon ng mga sariwang sanga at magyayabong ito. Ganon din ito sa mga taong gumagamit ng droga o may mga problema sa droga. Kapag binigyan natin sila ng tamang pag-unawa, support at pagmamahal, muli sila makakapagbago ng buhay, makakapag-gawin nila yung kanilang purpose in life, at higit sa lahat is makakapagbigay tayo sa kanila ng another reason para mabuhay at makapag-harapin pa ang kanilang mga challenges. Tatapusin naman namin ang aming argumento sa tatlong punto kung saan aming hinighlight ang illegal use, ang gateway at ang justification. Kung saan kapag isinapubliko natin to, di ba parang mabibigyan ng opportunity yung iba, lalo na yung mas, sabi nga natin kanina, na mga mas matataas, kung saan mas naapektuhan yung baba, mas binibigyan sila natin ng opportunity para ma-abuse yun. Binibigyan natin sila ng ibang dahilan para papalalimin at ungkatin kung ano ba talaga ang ating problema. So ngayon yung law natin, hindi naman siya tinitreat din yung crime, hindi naman totally criminal, sapagkat yung law natin, ang goal nito ay maprotektahan hindi lang tayo, kundi pati yung mga nasa paligid natin. Ang law, ginawa siya para i-balance ang citizenship natin, ang kapakanan ng bawat mamamayan. Alright, maraming salamat. Hindi magiging successful ang ating debate ngayon kung hindi dahil sa mga mahuhusay nating mga debaters. Sanga na yung nasasabi ko dahil yun yung sinabi ni Piolo kanina. So thank you so much for that, no guys. Kaya naman ngayon, eto na guys, kilalanin na natin kung sino ang napili natin bilang best speaker for this episode. Sino sa tingin nyo ang best speaker ng ating episode ngayon? Guys, kayo. Okay, kanya-kanya sila ng mga... Alright. So, syempre, di na namin papatagalin pa dahil sa kanyang ipinamalas na husay at galing sa pakikipagdebate at mga argumento at rebuttals na nagpabilib sa atin, ang best speaker sa ating episode ngayon ay si...
Frederick Latosa. Ayan. Okay, Frederick, ano naman ang nafe-feel mo na ikaw ang best speaker sa ating episode ngayon? Ayan, maraming salamat po sa inyong katanungan. Ako po hindi makapaniwala na ako ang napili bilang best speaker sa araw na ito. Kasi ngayon lang po ulit ako nakasali sa debate at ayun nga, mukhang natuwa naman ang ating mga audiences sa mga argumento na aking inihain kasama ang aking mga kasama dito sa stage na ito. Ayun lamang at maraming salamat mga kaibigan. Muli, ayun, maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you, Frederick. So congratulations again sa ating naging best speaker at sa lahat ng ating mga debaters. Again, you are all great. Dahil na napakaganda na naging diskusyon natin ngayon, no? So bago tayo magtapos, narito ang ating program chair ng Psychology Department, Ms. Hazel May Arpia, for a short message. Hi, Ms. Hazel! So on behalf of the De La Salle Araneta University, I would like to present the Certificate of Appreciation to schoolmates for featuring De La Salle Araneta University and its student debaters. Signed by Ms. Sheila T. Cabidog, the Digital Media Public Relations Coordinator, and Mr. Nicanor B. Lazaro Jr., the Director for Strategic Communication Office. Again, congratulations to all the debaters and thank you, schoolmates. Thank you so much, Ms. Hazel. Maraming salamat po sa inyong pagkilala. So guys, andito tayo ngayon no, sa De La Salle Araneta University at syempre gusto natin na lahat ng mga Lasallians ay may pakialam sa issue natin ngayon dahil lahat kayo ay mga psych students. Thank you so much, guys. So thank you so much, Ms. Hazel. Ayan. So samantala, patuloy lamang po kayong bumoto sa team na nais ninyong manalo or panigan sa ating mga social media accounts sa ating schoolmates and at ETV PH. Okay. So sa ating topic ngayon, no, ano pagmuni-munihan ko lang dito, hindi siya cause and effect. It's sometimes both a concern, diba? So, one, nabanggit nyo, meron tayong lack of facilities. Structural problem na ito. It's a structural framework that needs to be solved. If we want to give support, proper infrastructures should also be in place. It's not an issue of whether or. It's both, diba? It is a criminal act if we use illegal drugs as means to do other crimes. Because it is a gateway to other crimes. But at the same time, it is illegal in itself because we are enabling an act at which we are endangering public safety. At the same time, if we are to offer support as part of an alternative solution, kailangan lubusang naiintindihan ng mamamayan at ng mga kabataan. Ano nga ba yung pinapasok nila? Bakit nga ba hindi dapat tayo gumamit ng droga? Ano pa nga ba ang ibang solusyon para sa mga problema ang kanilang kinakaharap? Nababanggit natin kanina, it's a third world country. Lagi na lang natin ginagamit na excuse ang pagiging third world country. Bakit? Sa iba bang mga progresibong bansa, walang ganitong problema? Meron. But what sets us apart and what would set us apart is the discipline of the people. We should set an example at sisimulan natin yun sa mga kabataan. Kung kayo mismo, kaya nga ginamit ko yung analogy or rather a question kanina that's very close to you. Kung ang kakilala mo ay gumagamit ng droga, ano ang gagawin mo? At the same time, tama, prevention is better than cure. To criminalize something sets a warning. But at the same time, proper support should also be given so that people will know that one, it is wrong to do because it endangers other people and oneself. And second, there is a better way shown by the structural solutions that we will be giving. Better laws, better facilities, better people. Kaya naman, bago po tayo magtapos, gusto po namin pasalamatan ang buong De La Salle Araneta University, ang mga faculty members at syempre, gayo guys, lahat sa mga estudyante natin na nakisaya at nakibahagi sa ating talakayan, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. And with that, sa Bad Usapin, sa Bad Issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiyasa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa mundo, schoolmates, may pakialam ka! Isigaw ang tiyo!